Good morning mga ka-jack, usapan fuel filter po tayo ngayon. Abangan nyo po. Ito ay Toyota Altis 2016. So tignan natin, check natin yung kanyang tinatawag na fuel filter, no. Dito natin makikita, bubuksan natin yung bangko, no. Iangat lang natin yung bangko, no. Pag inangat niyan, madali na maalis. So ito, wala naman itong tinatawag na tornilyo. Susungkitin niyo lang, may pandikit lang to eh. No. So, pagkatanggal po natin 'yan, ayan. Pagkabalik niyo, didikit ulit 'yan. Tapos may sakit dito, hihilahin lang natin yan, tatanggalin natin. So ito na, tanggalin natin mga clip, hurong natin. Then ito, isa. Ayan! Tapos may natitira dito, itong lock na to importante, no? Kulay dilaw. So mga ka-jack, ang problema nito ay sinok yung ating tinatawag na Toyota Altis, no? Parang nahihirapan siya. So bubuksan natin yung fuel filter niya, baka maruming-marumi na. So kasi, tapos may sisirit na konting gasolina dito. Siguro dala kayo ng baso. Kuha ako ng baso. Kasi angat nyo to. Ayan. Ayun, may lalabas na gas. Marami-rami din, eh. 8 lang naman yan. Pwede rin naman screwdriver. Medyo maigpit. Ayan, 8. So, ito yung filter niya. So, 2016 na. Minsan nakukuha natin sa gasoline station. Marumi na. Assembly na ito. So dahan-dahan lang ang hila. I-timing nyo lang, baka kasi ma-person nyo ng hila. Resin muna itong baka. Ayan. I-timing nyo. Ayan. Tapos may ano dyan, plot siya. Tignan nyo kung saan kakasya pag ano. Ayan. So nakuha na natin. Tapos temporarily na takpan natin para hindi malagyan ng dumi yung ano. Ating gas. Ayan, kung mapapansin natin, no, napakarumi na yung baso nito, yung filter nito. So bibili tayo nito at ingat lang po sa mga tatanggalin natin. Sama natin yung wire. Ayan mga ka-jack, kung mapapansin natin ito, napakarumi na ng fuel filter, no, ang itim. So ito ang maaring dahilan ng ating pagsinok ng ating sasakyan, no. Parang kinakapos, parang ayaw tumuloy. So ayan ang nagiging cause niya. Hindi makahigop na maayos yung ating tinatawag na fuel. May mga o-ring kasi, ha? Ito yung kanyang fuel pump. So okay naman to, walang problema. Problema yun. Huwag natin.
itong filter natin. So, dahan-dahan na para hindi natin ma-damage. Ayan, sumingon na agad. Medyo mababaw lang dapat yung pagka-cutter natin kasi mamadamage naman natin to. So anyway, pag bumili naman kayo ng ganito na filter na ito, kasama na ng hose, no? So usual lang ginagawa dyan sa hose na yan. Iniinitan nila. Iniinitan natin. So, sukat na sukat naman. So ang gagawin natin dito, try muna natin pasok. Kung papasok, mukha mahirap po. So, iniinit ang konti. Yan, balikin na natin yung ating binaklas na fuel filter. Ang binili lang namin ay ano, fuel filter. So may nabibiling assembly ng ano, yung strainer niya, pero kasama yung pump, kaya hindi na kami bumili, so inugasan na lang. So pagbabalik, meron din, kailangan may pasok muna natin yung ano, yung flute. Yan. Yun. Tanda na lang natin kung paano natin binaklas na ay yung goma. O-ring. Okay. Meron yun. Tapos yan. So balik natin yung o-ring yan. No? Kasi ito yung pinakuli natin, babalik. Ayan. Ayan. May pandikit naman yan eh. Ayan. Dedikit lang uli yan. Sana mo okay na yung ating sasakyan. Sabit na yung battery pa. Yeah. So mga kajak, dati may sinisinok ito, no? Para mamatay siya. So under observation, inobserba natin ngayon. So kakabukas lang naman natin, walang sinok. Wala na. Hanggang mamaya. So nakaon na yung aircon niyan.
supposedly dapat tuloy-tuloy na ganyan ang ano ang kanyang andar, no? Hindi siya yung barong sisinukin uli. So mga kajak, okay na po yung sasakyan natin. Nawa, subscribe niyo ang ating channel mga kajak at pagpalain tayo muli ng pag-alaman.